Welcome back mga boss. At ito, may pag-uusapan tayo ngayon. May share lang ako sa inyo. Nakikita nyo naman sobrang ano na yun. Sobrang putik na nitong speaker na to. Ito ay dalawang 10 inches. Ikikwento ko lang sa inyo yung history nito mga boss. Sa iba siguro pag hindi nyo alam yung history, malamang sa inyo tapo na to. Kumbaga sa ano ba? Tapo na to o restore ko pa? Parang ganon. Maaari siguro sa inyo pag hindi nyo alam talaga history. Pwede. Pero mga boss, medyo ano kasi yung malaki yung pitak sa puso ko ng speaker na to. Kasi ito po yung pinakaunang speaker na nabili ko at na-assemble ko nung napunta ako dito sa Maynila. Mga year 2008 siguro. Ngayon, mga 2008 ko to ginawa o na-assemble yung speaker na to. Unang bili ko din sa kalakal ng speaker, mga boss. Unang bili ko yun. Siguro, tatandaan ko pa. Ano bang brand nitong speaker na to? Kung hindi Pro Mac, Daiichi. Yun, dalawa lang yan. Daiichi siguro to. Nakabili ako ng karaokeng malaki ito. Ang tuwa ko. Kasi unang bili ko nga dito sa Maynila. Second hand po na karaoke. Tapos kinalas ko yung speaker niya, yun ang ginamit ko kasi bulok na yung kaha. Ginawan ko ng box ngayon. Nung nagawan ko ng box to, lipat natin dito. Para makita nyo yan. Ginawan ko ng box to mga boss, tapos binigay ko sa tito kasi doon ako nakatira sa kanila. Ginawan ko siya ng sound sa barbershop niya. Ito na yun mga boss. Alam nyo ba na ang nangyari dito ay 2008, nabuo ko siya. Talagang inunti-unti ko siya ng buo siguro mga isang buwan mahigit o padalawang buwan. Kasi namamasukan lang ako noon ng shop. Kaya tuwing uwi ako ng bahay, inunti-unti ko to. Yung plywood pa dati na pinagamitan ko nito, wala na kasi, tinapo na nila. Yung plywood pa kasi na pinagamitan nito, second hand din mga boss, second hand. Naalala ko, dyan sa Luzon Avenue, dito sa may Commonwealth, sa mga taga Luzon Avenue dyan, malamang alam nyo. Yung sa kabila po, kung galing ka sa Elliptical Road, yung nasa kaliwa, kasi yung nasa kanan na Luzon Avenue, tama ba? Luzon Avenue ba yun? Tama siguro, kung tamang pagkalala ko. Yung nasa kanan kasi marami doon pagawaan ng kalendaryo, di ba? Sa mga nakakaalam lang doon sa lugar nyo. Doon ko pa kinuha yung plywood na yan. Yung kaibigan ko kasi doon sa na nagsiservice kami. May time na yon 2008 hanggang 2010 siguro. Namamasukan ako ng shop at the same time nag-home service din ako. May nabili siyang bahay lupa doon. I-renovate niya. Hiningi ko yung mga ritasong plywood. Yun ang pinanggawa ko ng box nito. Tapos, ito namang speaker na to, nirecon ko. Pinilitan ko ng con. 2008 yun mga boss. Paulit-ulit ako sa 2008, no. So, pasensya na sa mga nakwento lang to mga boss. At ikwento ko lang yung pinagdaanan ng amplifier, yung speaker na to. So, nabuo ko siya. Nagamit ng tito ko sa barbershop. Okay naman yung tunog niya. Mangyari mga boss, 2009 na baha to. 2009 na baha. Pinatuyo, hindi na lang nilinis yung loob, yung labas lang. Nagamit pa rin. Dumating naman yung time ng 2012, habang ginagamit pa nila, bumaha uli sa amin, nabasa uli to, nabaha uli. Nabaha uli. Dito sa Marikina, nabaha uli to. Nung nabaha to, pinatuyo uli ng tito ko. Tapos, pagkatapos, ginamit uli. Gumagana pa eh. Hanggang nung 2014, nabaha uli ito. Pang ilang baha na mga boss, pangatlo na. Nabaha uli ito. So, pinatuyo uli ng tito ko. Ginamit. Okay. Ginamit. 2018, inabot uli ng baha. Lumubog.
Lumubog to mga boss. 2018 lumubog. Nabaha uli. Ano nangyari? Pinatuyo uli ng tito ko. Tapos ginamit uli. Nagamit uli to mga boss. Nagamit uli. Although yung kaha, hindi ko lang mapicturean kasi dapat kasi gagawin ko to ng vlog kasama yung box. After ng ano, ilang taon din na ginagamit niya, lumipat sila ng antipolo. Nung lumipat sila ng antipolo, pero andito pa rin yung barbershop. Napunta to mga panahon ng pandemic, 2020 na mga boss, 2020 na. Dinala to ng tito ko doon sa bahay nila kasi wala silang sounds. Nagamit uli hanggang sa natuluyan na lang talaga siya na nakatabi na lang kasi mayroon na silang bagong speaker. Naitabi to. Tapos nabulok na talaga yung kaha kasi nakailang baha na nga mga boss, natuklapan na yung mga cover. Kumbaga nagsibukahan na yung mga plywood. Talagang kinatay na lang. Kaya sabi ko, akin na lang uli at titingnan natin kung ano gagawin ko ng video. So ito siya mga boss, ito na nga yung Twitter niya dahil kinalas nila. Ayan. Pwede pa ito i-repair, tingnan nga natin. Oh, maganda pa, hindi pa naman tabing yung coil o. Kahit yung coil nga hindi pa sunog o. Na ano lang talaga. Na baha lang talaga. Ito naman yung ano niya, tingnan yung sitwasyon niyo. Nano na lang, sa pagkalas na lang nila to. Tingnan mong ginamit ko naglo, talagang hindi pa ako ganun ka husay pagdating sa ano sa pag-rewind dati ng ano o pag ano. So hindi ko pa ano hindi ko pa nagawa ng maayos, kumbaga maganda, pero tumunog to na maayos mga boss. Yun nga lang ngayon, talagang damage na siya. Yan. Ano to, i-restore natin to mga boss. Yan. Yan. Tingnan mo, ito yung takip ng ano, metal dome pa yung gamit ko. Yan. Metal dome. Ito siguro nung ano ko na to kinabit eh, 2018 na. Ah, hindi, siguro mga 2016 siguro. Hindi ko lang maalala. Bago lang tong Twitter kasi ang kasamang Twitter nito nung una, Kun type yung ganito. Yung Paris na Twitter diyan, ganito dati ang nilagay ko na pundi na. Kaya nagpalit tayo ng iba. Yan. Pero maganda pa to, lilinisan lang at saka ayusin. Ganon din to, natuklap na nga lang eh. O, tingnan mo, ganon ang trabaho ko. Parang stick glue nga lang ang nilagay ko dito mga boss eh. Yan. I-restore natin to mga boss kasi meron tong ano, yung sentimental value. I-restore ko to at bubuhayin ko ulit. Iba ng design. Makikita nyo pag ano. Pag nagawa natin to ng video. Ngayon, kung saan ko i-upload, baka doon na lang sa kabila. Sa main channel natin. I-restore natin to. Sisimulan ko to ng ano. Ng, pag naglinis ako ng ano, ng isang amplifier, sasabay ko to pag hugas. Kakalasin ko na din yung pinakabahayan niya. Yung isa pa nating speaker, baka mapinding na lang yun, yung D15. Tatabi ko na lang muna yun. Tapos meron pa tayong gagawing D12. Pag samasamahin ko na lang siguro isang ano, isang bultuhan sila mga boss. Yan. Balik na muna natin dyan. Yan. Yan. Mabubuo natin yan. Pero kung hindi sa akin to, matik, sabay ko na to pakilo sa bakal. Kaya lang gusto kong buo, ano, gusto ko siyang buhayin pa rin. Alam ko gagastos ako dito, oo. Talagang gagastos. Ganun naman talaga mga boss pag may sentimental value o mahalaga sa ano, parte ng tawag dito. Malaking ano to, kumbaga isa sa mga parte na kaganapan sa isang buhay ng tao, yung pag ganito, sentimental value nga, paulit-ulit na naman ako. Gusto ko pa rin buuin yan. Gagastusan ko yan. At gusto ko makita na umaandar to. Gusto ko makita na umaandar to. Gagawan ko ng kataw, sitatabi ko lang. Gusto ko talaga to mabuo mga boss. Siguro yung Twitter yan na lang din ang gagamitin kong Twitter. Paplanuhan ko to ng, ano, ng magandang box. So paano mga boss? Medyo mahaba na ata yung video natin. Nagkwento lang naman ako. Nagshare lang ako ng tungkol dito sa speaker ko. Maraming salamat at
itong YouTube channel natin ay tungkol sa mga ganito, review tsaka reaction. Hindi pa ako nakakagawa ng reaction video, hindi pa ako nakakapagpaalam eh sa mga ano, sa mga kapwa ko tech vlogger, kasi maganda ipaalam muna natin, baka mamaya makapiray tayo o ano eh, masita tayo. Maganda yung nagpapaalam tayo. Okay mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe. Thank you yung galing dun sa isang channel natin na nag-subscribe din dito. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala mga boss, medyo iba ng konti ang format nito. Papagandahin natin yung channel na to. Gagawan ko ng paraan na ano, na maging kakaiba naman ang datingan nito. Hindi ko sasayangin yung pag-subscribe nyo sa akin dito, mga boss. Hindi to magiging basic bab to. Although meron tayong basic bab to, kaya nga ginawa nating reacts kasi iibahin natin yung format nito. Sa ngayon kasi, medyo kahit sabihin natin may YouTube channel na ako na isa, nangangapa pa ako dito kasi inaalagaan ko pa kung paano ko talaga papatakbuhin to. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.